Salamat ako at buhay pa ako. Ano yung mga... Lahat ko ngayong pandemic, very active as a volunteer dito sa San Juan City. Sa mga pwede kong itulong, ganyan. Ako, for me, I'm open to any opportunities. Kahit anong role ang bigay sa akin, for me, wala akong limitation. Lalo na ngayon, to be given another chance, another opportunity, gigrab ko kahit ano pa yan. Parang survivor lang yung realization ko. Like, when I started Survivor or when I started the show Survivor, na-realize ko yung importance ng maliliit na bagay. Like yung food, yung shelter, yan. With this experience na nangyari sa akin na aksidente, mas na-realize ko na sobrang swerte ko. At hanggang ngayon, ngayon yung unang batik sa inyo na I'm very, very thankful na buhay pa ako. Surviving COVID, surviving the pandemic, sobrang laking bagay na. And another na masurvive ko yung isang aksidente, sobrang-sobrang, alam mo yun, sobrang-sobrang swerte ko bilang tao na mabigyan pa ako ng isa pang pagkakataon na mabuhay. And yun lang, yun yung sobrang na-appreciate ko yung gumising lang ako everyday. Yun yung sana dapat lahat tayo ma-appreciate natin yung buhay tayo. Yun. I believe na with this opportunity in life na meron pa akong meron akong purpose kung bakit ako binubuhay pa. Mm-hmm. Kaya ako naman with the network, I'm very very thankful sa kanila, sa lahat na binibigay nila sa akin opportunity. Kung bigyan nila ako ng isang magandang role na gawin nila akong leading man ni Bea Alonso, bakit hindi, di ba? And last na sa akin yung ano, yung mga active ka sa charity work, no? Active ka sa charity work. Naiisip mo ba in the future na maging public servant? In the future, kasi ako, ever since naman, like sinabi ko kanina, since pandemic or even before pandemic, naging active na ako to volunteer sa community namin dito sa San Juan. So, if given a chance na maging public servant talaga in a position, I'll be very, very blessed pa rin na ganong opportunity. Even meron or wala, I'm very thankful. And I'm willing to help anytime naman. Thank you. Ano na ba ito? Preparations for you too. Okay, go ahead. As a friend of Mayor Francis Zamora, I'm 100% supportive sa lahat ng ginagawa niya. So, yun. I'm supporting lahat ng ginagawa niya, lahat ng as a normal citizen dito sa San Juan. Okay. All right. Again, sorry, what's the question? Can you tell us more about your role doon sa dalawang ikaw? Yung role ko sa dalawang ikaw is, ano ko eh, well, I'm the bad guy na parang sinasaktan ko si Ken siya nung bata siya. So, yun. Right now, I'm waiting. Well, okay lang naman ako. I'm fine waiting and yeah, I'm right now to have this opportunity, I'm very thankful na. So, to answer your question, yung unang question, no, yung why do I decide na to stay Acapulco? Yes. Well, if you, kung makikilala mo ako, personally, ano ko eh, sobrang loyal ko to my friends, to my family. Yeah. So, I believe na dito ako nagsimula and dito ko na rin tatapusin yung showbiz career. Nice. Yeah. Tapos, ano yung question? Second question? Again. Ano yung makakonsider mo na greatest achievement mo bilang isang Kapuso? Alam mo, hindi ko na-imagine yung sarili ko. Kasi lumaki ako as an athlete. Hindi ko na-imagine yung sarili ko na magiging artista ako. Yes. To be a Kapuso, at hanggang ngayon Kapuso ako, na mabigyan ako opportunity na maging artista, yun yung pinakamalaking achievement ko na sa pagiging ano.
I'm very thankful na sa, sabi ko nga sa inyo, sobra akong ma-appreciate sa lahat ng blessing na nararamdaman ko. So, hindi ko na sila titimbang kung ano malaki, ano maliit. Ito na lang, ito mabigyan uli ako ng opportunity na ma-continue kung ano man yung ginagawa ko. Yun, maraming salamat talaga. Most memorable moment ko, syempre walang tatalo sa survivor experience ko. Kasi di ba kung mapapanood kung na-subaybayan niyo yun, diba, life-changing ang survivor para kahit sino man. Lalo na ako, nagtagal ako doon from start and hanggang matapos. So nakikita nyo, yung sabi ko nga sa inyo kanina, yung realization ng mga simpleng bagay na hindi natin na minsan natin take for granted natin. Yes. Yun yung isa sa mga tumatak sa akin bilang hindi lang bilang artista, bilang tao. Yun. And syempre yung mga yung naging role ko bilang Errol sa isang show na same sitcom na show na iwan ko sa iyo. Kasi for me, yung Errol na character is close sa personality ko. Diba? Well, lagi ako nabibigyan ng mga role na kontrabida kasi siguro dahil I'm 6'2", malaki akong tao. So, mukha akong bully talaga. Pero yun yung medyo close, yung sabi ko nga, yung Errol is close sa personality ko. Nasa Mikumi side ako. May personality akong ganyan. Yeah. Kaya na-enjoy ko siya. And follow up on that. Siyempre, kung ako, pahihilingin niyo ako. Hihilingin ko na yung the best, di ba? Gusto ko sanang maging leading man, pwede ba? Pwede naman. Or makapag-host ng mga show, ng travel show, or food show, yung mga ganyan. Yung mga, parang mga the best food review ever. Mga food reviews. Okay, parang alam Mark Wiens. Ganyan. Heart Evangelista. Heart Evangelista. And the third one. Kung mag-wish din ako, di ba? Kahit hindi nyo ako iparis kay Marian. Diba? Marian, di ba? So yun, mga top 3 ka po sa actresses. So ngayon, sa akin kasi, ano ba? Mimili ako ng leading man ko, ganyan. Leading man mo. Since yung GMA nun, nag-pioneer na sila dati ng My Husband's Lover, ano? Eh, since trend siya ngayon, kung ikaw bibigyan ka ng chance, kung so, sino? Tatlong leading man naman. Kung kanina leading ladies, ngayon leading men. Kung ako papipiliin ng leading man ko, siguro si Dion Ignacio. Dion Ignacio. Magka-height kami. Diba? Medyo kung... Piling ko bagay kami. Sino ba mga ka-height ko? Si... Dalawa pa. Si Ding Dong Dantes. Ding Dong, pwede rin. Sino ba? Tom Rodriguez. Itong, pwede rin. Magka-hiking dito. So, ayun. Ako kasi, naturally born, competitive. So, ayun nga, lumaki ako na as an athlete. So, yung motivation ko, hindi, alam mo yun, parang akong lagi akong eager ako na mag-compete, eager ako na to improve myself. Ganun ako lagi eh. So kung meron isang bagay na sasabihin sa akin, hindi mo to alam, mas lalo ko na sa challenge. Ganun ako. Hindi ko siya tinitake na, nako, makakahiya or what. Ganyan. Every one of us. Well, nag-stop nga yung lahat na pwede natin gawin. So ako naman, yung with all the limitations, ini-enjoy ko lang kung ano yung meron ako. Which is, in-enjoy ko yung time for myself. In-enjoy ko kung ano yung, yun nga, yung kung ano meron ako. Meron naman akong gym. So, everyday ako nag-workout. In-enjoy ko yung family. Di ba? More time na to spend time with them. Ayan. Yung basketball, alam mo, hindi ako mag-basketball ng 5 years, 10 years. Hindi yan mawawala sa puso ko. First love ko yan eh. Alam mo yan,
kahit sa panaginip, feeling ko minsan nagbabasketball ako. Kahit ito, minsan naglalakad ako sa mall, gumaganyan ako, alam niyo, gumaganyan ako, parang nasa ano ko yan eh. Nasa yeah. Sistema mo na talaga. Sistema ko yan. Sa showbiz. Ako, syempre, nung muna, kasi nag-start ako with Survivor, di ba? So, umpisa pa lang, parang nag-compete na ako. So, naging motivation ko when it comes to mga teleserye, sabi ko, itong mga kasama ko dito sa Survivor, mga artista talaga to. Ako kasi before, model, basketball player, di ba? So, dinaan ko, sabi ko nga sa'yo, dinaan ko dun sa pagiging competitive ko. Inisip ko lagi sa sarili ko, kung kaya nila, kaya ko din. So, yun yung mentality ko lagi eh. Ano ako eh, fighter ba yun? Or, It started 2009, kasi I was still playing basketball, di ba? Tapos, syempre yung my career with basketball, minsan I get cut, tapos wala akong, alam mo, wala akong team. Yes. So, So nag-isip ako, what if wala na akong maging team? So, I have to have a plan B, which is yun. Hindi pa ako nag-artista nito. So, sabi ko, I should have a business, yung maliit na business na alam ko. And yung parang, if ever andun ako, I can help people na, ayun, to improve their physical features, di ba? As a fat boy who doesn't actually get any physical activity, what would you suggest people do to start a healthy lifestyle? To start a healthy lifestyle? Well, una-una, di ba, importante din kasi hindi naman puro workout lang. You have to watch what you eat. Yan, yung diet mo. Ako, this year, nag-start ako ng bagong diet. Hindi ako kumakaya ng pork and beef. So, ang laki nung nabawa sa akin. Medyo, nung lockdown, nag-gain ako ng mga 15 pounds or 20 pounds. So, ngayon, bumalik na ako. Somehow, naibalik ko yung 2010 body ko. Because of that. Alright, nakaka-inspire naman. But you mentioned earlier also that you would want to do a food show of some sorts. What's like your guilty pleasure when it comes to food? Ano yung pinaka-paborito mong dish na kung inihain sa'yo ng mom mo, hindi mo hihindian? Well, yung favorite ko talaga na Filipino cuisine na naluto ng mami ko, yung kare-kare. Mahilig ako sa kare, I love kare-kare, beef pa yan o pork or seafood. Pero, yun nga. Kung what's the difference of your mom's kare-kare versus other people? Again? What's the difference of your mom's kare-kare versus other people's kare-kare? Yung kare-kare ng mom ko kasi parang may secret siya na, well, hindi naman siya secret, pero mas ano siya, mas matrabaho dahil talagang dinidikdik niya yung nuts, yung peanut. Kasi di ba minsan yung ibang kare-kare from the restaurant, parang peanut butter, mga ganyan, o mga, I don't know. So yung sa mami ko talagang may peanuts talaga siya na mapifeel mo na lutong bahay talaga siya. So medyo niluto siya with love, parang ganyan. And hindi siya na shortcut, kumbaga. Yes, oh yeah. All right. Being a survivor of an accident as recently, what have you learned about that particular experience? Well, natutunan ko lang na more of appreciation. Yun nga na mas na-appreciate ko na yung gumising lang tayo everyday, sobrang malaking bagay na yan. Actually, surviving this pandemic, surviving COVID, and sobrang dapat maging magpasalamat na tayo. And for my experience, yung surviving an accident, a car accident, sobrang swerte ko. Diba? So, yun lang. We have to appreciate life or we have to, parang yung buhay na meron tayo na binibigay sa atin, dapat lang pahalagahan lang natin. Kasi ang daming na kung
isipin mo maraming hindi na umabot ng 2021. Mm-hmm. Diba? So yung andito pa rin tayo, gawin natin kung ano yung mas makakapagpaganda ng buhay natin or diba, to, yeah, kung pwede tayo maging influence ng iba to be positive. Kasi syempre, hindi naman porkit buhay ka lang, okay na. Yung iba, may pinagdadaanan. Diba? Eric, yeah. What has been like the most difficult part of, because you mentioned na nagka-COVID ka, was that something really hard on your part? COVID, well, no. Siyempre, nakakatakot. Diba? Mm-hmm. Kasi siyempre, hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Diba? And andun tayo sa pwede kung mangyari, yung worst na pwede mangyari kahit kanino. So, yun. And, na hospitalized ka ba during that time? Hindi naman. Like, may quarantine lang ako sa bahay. So, may konting symptoms, pero hindi naman. All right. That's really, really good news. But what would you suggest people do if nagkaroon sila ng COVID symptoms? What did you do that you think made a difference when you had it? Again? Sorry? What did you do during that time na nagka-COVID ka? What did you do to get better? Syempre. Una-una, in-isolate ko yung sarili ko, di ba, para in-isolate ko yung sarili ko para, di ba, para hindi tayo makahawa or ganyan. And yun lang, rest lang talaga. Alright. Thank you so much, Ervic, and thank you for sharing your life with the public. And congratulations sa renewal mo with GMA. Thank you. Thank you.